From her versatile acting to her trending moves, there's just about something and everything to love about Maja Salvador. Hi everyone, I am Maja Salvador and welcome to my BTS. Maja's story might be best described as serendipitous when a young, unknown girl gets interviewed by the Boy Abunda. Alalahanin nga natin yung pagkikita nyo ng daddy mo 7 years ago. Wow. Kasi po kaya ko po siya gusto makita kasi sobrang tagal na nga po namin di nagkita. Tapos parang namimiss ko na din po magkaroon ng daddy. Mm-hmm. Okay. Sino ang daddy mo? Si Rosrival Salvador. High school student ka lang, di ba? Parang everyday pumapasok ka para mag-aral. And parang isang pitik, biglang magbabago ang lahat. But before all that, let's flash back to how everything started. Pinanganak ako dito sa Manila and then naghiwalay yung mama at papa ko, so dinala ko ng probinsya. So simula baby hanggang 7 years old ako, nasa probinsya ako. So, yung mami ko, meron, lima sila magkakapatid. Yung tatlong babae, inikutan ko yun. Meron sa Apari ako, sa Cagayan, tapos pumupunta pa akong Abulug. Umiikot ako doon. Pero, yun na nga, meron pa nga. Dumadating yung mami ko galing ibang bansa. Tapos tumakbo yung pinsan ko. Sabi niya, Tita Thelma. Ako rin tumatawag, Tita Thelma, nakikitakbo. Parang hindi kinaya ng mami ko. Parang doon siya nag-decide na stop na siya mag-work sa ibang bansa. Kasi di ba, importante yun eh, yung baby. Makasama yung, di ba, yung nanay. Lahat binigay sa akin, lalo na yung love. So ako, full of love, full of support ang aking pamilya. Kung yung iba may isang nanay, ako, apat yung nanay ko. Maja's life story may not have started out like a fairy tale. But her mother, Thelma, still made sure that Maja gets to have the best of everything. Sinabi niya, may daddy ka, pero hindi lang siguro sila para sa isa't isa, or may ibang family. Pero in fairness naman sa mami ko, never naman niyang siniraan. Parang lagi niya sinasabi na, para magpasalamat ka, kahit nahiwalay kami nung papa mo, pasalamat pa rin kasi nandito ka. Binigay ka ng Diyos sa amin. As in, yung family namin, walang galit. Yung parang full of love lang talaga at pag-iintindi sa isa't isa. Lumaki ako sa ganong mundo. Nung may isip ka na, tapos nakikita mo na yung mga ibang bata kompleto, or may tatay, kompleto yung pamilya, ikaw parang may kulang. Yung mami ko naman, nung pa 8 years old ako, nag-Manila kami, tapos yung mami ko naman yung kusa na, oh, dapat makilala mo yung ano, daddy mo. So yun, pati mga iba kong kapatid. Nakakatawa yung family namin kasi kahit magkakaiba yung nanay namin, ang turingan namin, magkakapatid. Yun yung turo nung tatay ko. Tapos hanggang sa, ayun, nawalan ulit ng communication after 7 years ulit. Wala pang cellphone pa ata. Di ba parang meron pa tayong parang mga maliliit na libro? Yung phone book, bit-bit mo yan. Eh nawala yun ng mami ko. Dati, para sa contact ng dad. Nung teenager ako, syempre, nandun na yung mag-share kayo, magkakaibigan ng family problems. May question ako sa sarili ko, ano kayang feeling nung may tatay sa bahay? Lagi ako may ganun, parang stricto ba? Hindi ba ako nagka-boyfriend? May mga ipagbabawal ba sa akin? Maja's quest for her father also unexpectedly became the start of her journey to finding her spot in showbiz. 14 years old ako, second year high school ako. A third nga ata eh, summer, bakasyon, so nag-modeling workshop ako. Doon ko nakilala yung kaibigan ko na si Farah, anak ng manager ko. So yung mami ko kasama ko. Tapos nandun yung manager ko, si Tita Chit Ramos. Tapos sabi ni Tita Chit, ang ganda nung anak mo ha. Tapos sabi ni Mama, nako, Salvador yan. 7 years na niya, di nakikita yung daddy niya. Parang, ah talaga, close ako sa Salvador. Tapos doon nag-umpisa lahat. Hanggang sa tinulungan niya ako, nilapit niya kay Tito Boy yung story ko. Tapos hanggang sa nadabuzz ako, nung nadabuzz ako, nagkita kami ng daddy ko. Habang pinapalabas yung episode namin, yung storya namin sa The Buzz, si CSC, si Ma'am Charo, nanonood ng The Buzz. Tapos parang tumawag siya sa mga taga-The Buzz niya. Gusto kong makilala yung batang naghahanap ng tatay.
Tapos the following week, yun, nag-meeting na ako with CSC. Tapos sabi niya, ako mag-open ng door para maging star ka. Sa isang estudyante, biglang may parang isang ray na magbubukas ng door ng palasyo niya. Iba lang yung naging buhay ko sa mga ibang teenagers, sa mga iba kong kaklase. Parang ang bilis agad natupad yung mga pangarap ko. Siyempre, na-starstruck ka dahil Ma'am Charo, di ba? Tapos meeting. Tapos alam mo yung hindi mo alam kung totoong nangyayari. Nasa number one network ka na, kumakausap sa'yo, yung presidente, nagagawin kang artista. Ang sarap ng pakiramdam at sobrang thankful talaga ako kay Ma'am Charo dahil hindi ko alam kung ano yung nakita niya sa akin. Pero sobrang salamat talaga kaya bawat projects na binibigay sa akin ng ABS-CBN, talaga naman sobrang kong pinapahalagahan at minamahal dahil ayokong mabigo si Ma'am Charo. Ayokong biguin siya. Ayokong sabihin niya na nagkamali ako.